Hello po, good morning. So ayan, yung umagang umaga is nandito na naman yung aking mga delivery. Ayan, nag-order tayo ng one box na Winrox. At saka ayan, may bago silang product na mga shampoo at saka conditioner. Kumuha lang ako ng isang-isang dasin, apat na dasin. Tsaka yung zest, tatlo lang yung kinuha ko kasi marami pang stock dito sa akin. So, ayan, yung pera natin, naging resibo na naman. Pero guys, thankful tayo ng mga indahan na pinupuntahan ng mga ahente, no? Kasi, ano na tayo, less hassle, less na yung pamasahe, yung ganyan. Tapos, mura natin maibibenta sa ating mga customer, yung mga katulad ng ganito. Diba, hindi na tayo namamasahe kasi sila na yung umpunta mismo dito sa ating tindahan at magbibigay ng mga produkto katulad nito. Hindi ka na nagsayang ng time na para mamili doon sa mga grocery. Tapos ano din doon sa grocery, mas mahal. So ayan naman yung ating second delivery. Ano yan? Yung frozen food Virginia product. Ayan yung ating mga ahente na pumupunta dito sa ating tandahan. Kaya napakalaking salamat talaga guys na pumupunta sila talaga dito sa ating tindahan. Hindi katulad ng iba nating mga kasari na sila pa yung nag-aano nung ahente ba? Sila naghahanap ng ahente na para puntahan sila sa ating sa kanilang mga ano, ang tawag doon. Sila ba yung naghahanap na makabili pa sila ng mga frozen product? Itayo sila na yung mga ahente na pumupunta dito sa ating tindahan. Kaya huwag nating sayangin, iipunan ko talaga yan pag halimbawa po is sila ang yung araw na yung visit nila dito sa atin, pinag-iipunan ko kasi yan ng pera para pagdating nila is meron tayong makukuha ng mga product katulad ng mga frozen product na hindi na dapat natin lakihan ng tubo, yun, ganun, para maibigay natin sa ating mga customer na mura lang, ganyan, kasi hindi naman tayo napagod, hindi naman tayo nagpamasahi, ayan, yung mga gusto ng mga customer ko dito, yung dinadagdag na lang natin na, ano guys, yung sa kuryente, ayan, sa kuryente na lang yung dinadagdag natin para tayo is magkaroon tayo ng ginansya. So, ayun lang yung kinuha ko kasi yan lang yung mabili dito sa aking tindahan. Yung tocino roll, yung big shot, at saka yung pork tocino. Dinamihan ko na yung tocino roll. 30 pesos yun. Ayan na yung resibo. Ano yung binayaran natin? Ayan. Mahigit 2,000. Ayan yung presyo nila. Kayo na yung mag-ano. Benta ko pala ng tocino roll is 45. Tapos yung pork tocino is 75. Tapos yung big shot naman, marami dito bumibili sa akin, tingi-tingi. 15 isa nun. Pero pag isang balot, minsan binibigay ko na lang 170 isang balot. Pag isang balot, pero pag isa lang, 15 pesos. Hindi ako kumuha ng putlong kasi marami pa naman doon sa ref. O, diba? Ayan na yung aking tindera. Siyempre lang muna yung pinatinda ko kasi ilalagay ko yung mga frozen product doon sa freezer. Ayan. Bagong ligo ako at biglang dumating yung ahente kaya hindi ako nakapag-suklay. Hindi tayo nakapag-sunblock. So, ayan. Mag-sunblock muna tayo kasi sobrang init ngayon. Ayan. Sunblock. Sunblock lang naman po yan. At saka suklay-suklay lang pagkatapos. Ayan. Magtitinda na tayo at mag-arrange ng mga frozen product na inihatid sa atin ng ating mga ahente katulad nila. Ayan na si Inday. Inday Babing. Ilalagay na natin at bilangin natin ulit yung kanilang mga frozen product. Ayan. Mabinda sa akin talaga guys yung ano yan, tocino roll. Ano lang naman yung pinapatong ko dyan, yung pangbayad lang sa kuryente, 8 pesos. Doon na lang ako bumabawi sa ibang mga product. Kasi yung iba is ganun yung presyo doon sa buray kaya minsan inaano ko na lang yung price niya. Pang pinapantay na lang ba? Hindi ba? 10 lang yung pork tocino yung pinuha ko kasi para laging bago. Tsaka yan yung malaking hotdog.
lima lang din yung kinuha ko kasi marami pa dito sa rep. Ayan, marami pa yung putlong at saka yung hotdog na maliliit, marami pa. Yan lang naman yung mabenta dito sa akin, yung ham, yung mga longganisa na yun is hindi mabenta dito. Madali masira. So, guys, tingnan niyo yung aming freezer. Tingnan niyo yung maraming soft drinks at saka alak. Diyan na nilalagay ng asawa ko kasi nasira kasi yung aming chiller. Kaya yun yung pinag-iipunan ko ngayon na makabili kami ng chiller. Kasi yung freezer namin na isa yun or yung ref is masikip. At saka konti lang yung nailalagay ng mga soft drinks. Ayan, ayan lang yun dyan. Hindi katulad ng chiller na malaking na anuhan. Nasira na kasi ilang dalawang beses ko na yung pinaayos tapos hindi pa rin ayos. Sayang lang yung pera sa kakaayos-ayos. Hindi lang 10,000 yung naano ko doon. Kaya ayan, nag-aano ko ng mga araw-araw yung benta sa soft drinks. Ayan, iniipon ko yan para makabili tayo ulit ng bagong chiller dito sa ating tindahan kasi minsan is nabibitin yung ating mga bibitin yung ating mga customer pag yung walang soft drinks na malamig. Napakagulo talaga ni Alter sa pagwa-voice over ko. Ayan, lagyan ko na ng malamig guys yung mga ref namin kasi mamaya-maya na naman is mainit eh. Tapos marami na naman yung bibili ng mga soft drinks tapos hindi pa masyado malamig kaya ayan, nilalagyan ko ng mga soft drinks yung ref para mamaya malamig na at marami na naman bibili. Yan, laway-laway lang muna tayo. Mga 10 o'clock na kasi yan dyan, kaya ayan. Hindi pa naglagay yung mga anak ko ng mga soft drinks. Ako lang talaga yung naglalagay dyan. At saka yan, inaayos ko talaga yan lagi. Yung aming mga soft drinks kasi para pagkukuha is madali lang siyang kuhanin. Pero kung sila lang dito sa bahay is hindi yan sila dito nag-aano sa mga soft drinks. Wala yan sila mga pakialam. Kaya ako talaga yung nagmamanage ng aming tindahan. Kasi pag hindi ikaw yung magmamanage guys, yung tindahan yun napakagulo. Yung hindi talaga siya, parang hindi naka-arrange. Hindi talaga ako yung nag-ano dito sa tindahan. Yung mga anak mo lang, ganyan. At saka dati meron akong tindera, hindi na ako kumuha ng tindera kasi dagdag pasahurin lang yun. Kaya ayan din, tiis-tiisan ko na lang na ako na lang. Kasi para makatipid din. Yung bayad natin sa tindera, pambayad na lang natin ng yung kuryente. So ayan na nga, at hapon na naningil kami at yan, bumili ako ng Camel. Kasi naubos agad yung Camel. Binili lang ako ng grocery doon, guys. Yung Camel is merong pre-na-payong. Kaya ayan, maswerte na naman whole time. May payong na naman ulit tayo dahil sa Camel. Kaya ayan, meron na naman tayong ulit na payong. At saka ayan, yung isang yung mga kutkutin lang yan guys dito sa aking tindahan kasi di ba nung nakaraan is yung mga dilata yung mga binili natin, yung mga biscuit, ayan, yung diaper, wala na din diaper at saka kutkutin dito sa aking tindahan. Ayan, ang mahal ng piatos nila doon, 17, doon sa kabilang grocery na binilan ko kahapon ng mga di ba mura lang, 15 lang doon, ako. Parang nasayangan ako ngayon kasi pagkita ko sa resibo ngayon is 17 pesos yun doon sa kanila. Sa kabila na naman yung grocery niya guys, bumili ako. Pero yung umanghuan na yan is 10 piso benta ko niyan. At saka yung nuba na yun na malaki is 38 pesos. Yung piatos naman is 20 na yung benta ko kasi diba 17. Tsaka yan, udong. Wala na kasi udong. May naghanap na naman sa akin. Kaya yan, binili ko udong. Ayan, marami na yung binili ko kasi mabenta rin yung udong dito sa amin. 5 peso isa ng udong. 47 na yung isang balot. Tsaka ayan, kaninang umaga may naghanap ng eggnog at tsaka breadstick. Kaya nagpulot na rin ako ng dalawa-dalawa lang. Tsaka ayan yung mga sabon. Yan. Wala na kasi dito sa aking tindahan. Mabilis na hindi maubos yung sabon na yan. Ayun, mga naalala ko lang yan. Wala akong dalang lista. Naalala ko lang yung pulutin. At saka yung diaper na Pampers. Mabenta sa akin yung XL at saka large. Mabilis lang siyang maubos. Ayan. So yan lang.
Yan lang po yung ating grocery ngayon at saka yung tatlong box ng mga Lucky Me. Kasi ubos na rin yung mga aking mga Lucky Me dito sa tindahan. Mabenta rin yan pag umaga at saka pag hapon. O diba kahit paunti-unti lang makompleto mo lang yung tindahan sa araw-araw na benta. Wala naman tayong pambigla ang kumprada, diba? Kaya yan. Minsan inaraw-araw ko na lang kung magana lang yung benta, yung bibilhin, at saka yung ano yung hinahanap. Yan lang din yung bibilhin. Wag na yung mabili-bili pa ng hindi naman hinahanap ng ating mga customer kasi baka ma-expire lang yan. Kaya yan, tayo ay mag-disciplina ng mga hinahanap nila. Yung isang araw pa yan sila naghanap ng piatos at saka nuba dito sa aking tindahan at saka diaper na XL kaso wala tayong maibigay kasi wala nga, diba? Inuna ko yung mga dilata at saka yung mga kape. Yun, importante yun. Kape at saka dilata dito sa aking tindahan kasi napakabilis nang yun maubos. Kaya yun yung importante, yung mga kutkote na yan at saka yung mga diaper is hindi naman importante. Kaya ngayon ko lang nabili. Baka bukas is mamili na naman tayo mga kulang-kulang dito. Nalista ko na guys yung mga kulang dito sa aming tindahan. Wala-wala kami dito ng lighter at saka asin. At saka yung mga plastic labo. Baka punta tayo ng Katbalogan. Bukas. Kasi doon namin nabibili yung mga plastic ng aming mga lumpia. Sa lumpia wrapper guys. Sa Katbalogan namin nabibili yun. Wala kasi dito. Sa Paranas. Kaya kailangan natin pumunta ng Katbalogan. Na yun na naman yung resibo na naman. Ngayong araw na ito is napakaraming resibo. Yung pera natin is naging resibo. Pero okay lang yan kasi di ba maninda naman yung kapalit ng ating resibo. Para naman tayo maging tumubo ng ating pera. Ang pera ko ay naging resibo. Charing. Pero paninda naman yung kapalit. Diba? Meron naman tayong maibigay sa ating mga customer. Kung wala tayong mga paninda, di wala. Hindi tayo umuusad sa ating tindahan kung hindi tayo mamimili. Naka-stock lang yung ating puhunan sa tindahan. Hindi ba? Ang dami ko ngayong resibo. Ngayong araw na ito, nagtambak yung resibo. Mamaya is, anuhin ko yan to. Total ko yan lahat ng mga resibo ngayong araw na ito. Dito sa aking tindahan, ang title kong ito ay puro resibo. Charing. Maraming salamat po.